So, dali ka ngayon sa mga DDS Army. Ay, BTS Army. Ito naman po yung napansin ko sa kanta. Intro pa lang po, intro. Hindi yung sa BTS ah. May katunog na isa pang kanta to. What's up sa inyo mga tropa? Welcome back to my channel. Dito na naman tayo. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Kuya Prince. So sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel po para updated tayo lagi sa mga video na i-upload. So for today's video po, re-react tayo kasi trending na naman po no, mga tropa. Si Ska Stuckly po trending na naman. What? Sa Twitter, Facebook, at sa kung saan pang po siya pwede mag-trending dito sa Pilipinas. Dahil daw, siya po ay nangopya na naman daw ng kanta. What? Yun, nangopya ng kanta. What the fuck? Sabi nila ha. So, ang malupit nun, ang kinopyahan niya ng kanta ay ang BTS. So, dali ka ngayon sa mga DDS Army. Ay, BTS Army. So yun lang ako, na-intriga lang naman po tayo dahil po sa marami nang nagsishare. So nakikita natin no, sa Facebook, sa YouTube, nagte-trending na naman siya. So chinek ko, ano na naman ba tong issue na to? Na-intriga lang tayo. So tinignan ko ano ba yung kanta. So yung kanta ni Ska Stuckly po ay Dame. Na ginawa niya sa para sa kanilang clothing line, parang gumawa siya ng kanta para sa anong kanya commercial ng clothing line nila. At kiniklaim ng mga BTS Army na napansin nila na kinopya daw yung kanta ng BTS na Dame. Yung kalaskasta po ay Dame, yung sa BTS ay Dame, na ang basa ko ay Daeng. So yun, pinakinggan ko, syempre, ang ginawa ko una, pinakinggan ko muna yung sa BTS para makumpara ko kung talagang ginuha ba nung ni Ska Stuckly tsaka ni Flo G pala yun, no? Yung adult. Kung kinopya ba talaga nila yung ano, kanta. So pinakinggan ko muna yung Dame. So ito po, pakinggan po natin, pakinggan nyo po. So yun po mga tropa, pagkarinig ko po ng kanta ng Dame, ng BTS, may napansin lang ako, no? May pumasok po sa isip ko talaga na hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo. Sariling ano ko lang po ito, sariling opinion ko. May katunog po talaga lalo po yung chorus. May katunog po talaga. So yung sinasabi ko po, nakatunog niya, na bigla ko lang naalala, pumasok lang bigla sa utak ko. Kasi pinapaalala niya talaga yung kantang yun eh. So, masasabi ko talaga na parehas kasi ng flow, although iba yung beat, kasi iba yung music. Pero yung delivery, tsaka yung flow ng kanta, parehas talaga dun sa kantang sinasabi ko. So, ito po yun, pakinggan nyo po. So, yun, diba? Parehas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, down. Diba? Ganun parehas. So, yun lang po yung napansin ko, no? Hindi ko naman po sinasabi na kinopya ng BTS yung kantang yun. Sinasabi ko lang na pinapaalala ng kantang Dame yung kantang yun. So, siguro, baka idol nila. Next po, tinakinggan ko naman po yung, eto na nga, yung nai-issue na kinopya daw no, ni Las Casta yung kantang Dame. So, pinakinggan ko po yung kanta. Ito naman po yung napansin ko sa kanta. Intro pa lang po, intro. Iba na talaga agad. May katunog talaga. Hindi yung sa BTS ah. May katunog na isa pang kanta. What? Katunog. Although, pati yung pagsigaw na whoop. Meron talaga. Ito yun guys, pakinggan nyo. Ito yung Ska Stuckly. O, oh, diba magkatunog? Although, iniba naman nila ng konti, pero i-remind din sa'yo nung kanta nila Ska Stuckly, yung kantang yun.
So yun guys, balik tayo sa issue, no? Sa sinasabi nila na kinopya daw nila Kasta at Flo J yung kanta ng BTS. So, ito po yung kanta nila Kasta at saka ni Flo J. Ito po, pakinggan po natin. So yun, tapos pakinggan naman po natin yung sa BTS na sinasabi nilang kaparehas. So yun lang guys, kayo na yung bahalang humusga. So yun na nga po, pinarinig lang po natin sa inyo yung para sa akin. Katunog, magkatunog, delivery flow. Pero hindi ko alam kung makakasukan sila ng plagiarism. So hindi po nakakaalam ng plagiarism. Ang alam ko may isa tayong politiko na nagkaroon ng issue sa plagiarism sa speech. Yun, so yun lang po mga tropa. Salamat sa panonood. Kayo na po yung bahala kung magkatunog pa talaga o hindi. Sa akin yun lang naman yung Dame, katunog ng Dame. Pero ewan ko kasi yung BTS, yung kanta nila, ang haba eh. Tapos yung kalas Kasta, 1 minute lang eh. Parang sa chorus lang nagkakatalo. Eh kung sa chorus lang din naman, yung BTS din may kaparehas din eh. Parang ganun. Ewan ko lang kung binayaran ng BTS yung K-Camp. Si K-Camp. So yun po, thank you so much po sa mga nanonood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please like, share, and subscribe po sa ating channel para lagi tayong updated sa mga video na i-upload ko. Let's go!